Saisang malamig na gabi, sinusubukan ng batang si Ngugol na kanyang intindihin ang kanyang taktang na halin tungkol sa retorika. Ngunit walang pumapasok sa kanyang kokote. Nantok na ako. Hindi ako mapagtasa. Sige. Tutulog na lang ako ng saglit. Masasaksihan ni Ngumot ang Maika ng isang makabuluhang bango. Tisay! Oo. Ha? Halina't sumama mo kami ni Protagoras na pag-usapan kung paano magiging mabuti at sanay ang mga tao sa pananalita. Pero na kami naisip na solusyon. Bakit hindi natin gabayan ang mga mamamayan gamit ang ating mga kaalaman sa sining? Hindi ba't kailangan na ito ng mga tao dahil sa pagkatatak ng demokratikong institusyon na nagdedebanda ng pampublikong serbisyo? Oo, ako naniwala ko. At sa masasabi ko na dapat talaga tumatak sa lahat na ang retorika ay higit pa sa sining pananalita. Ngunit ito ay ang sining ng paghihimok, kaya balang araw ay magsusulat ako ng isang aklat tungkol dito. Di ko maintindihan. I don't understand you. Korax, anong nangyayari sa iyong estudyante? Mukhang sinaniba ni Hades at nanalabo ang kanyang pag-iisip. Ano ang nangyayari sa'yo? Umalis ka lang para sagutin ang tawag ng kalikasan. Pagbalik mo, ganyan ka naman sa amin. Nakakaya ka sa harap ni Protagoras. Umayos ka nga! Ha? Pumunta ko? Balita ko si Homer daw ang amo ng oratorio. Eh nako, Alviera. Tila ka naman na pag-iwanan na ng panahon. Alam na yan ang lahat. Sino Marcianus na ang bida sa panahon natin ngayon? Parang ngayon ka lang ata nahuli sa balita, ah. Talagang huli na yata ako sa balita magmula nung umalis ako. Oh, siya, huwag kang mag-alala. Alam ng radar ko ang mga mahalagang pangyayari sa paligid ko. Sumalapit man o malapit. Ano nga yung mga bagong balitang hatid mo? Ang balibalita kasi na si Ginoong Marcianus Capella ay ang author ng isang encyclopedia ng pitong liberal na sining. Ang arithmetic, astronomy, geometry, musika, grammar, lohika at retorika. At di lang yan. Si Flavius Cassiodorus naman ang may akda ng Institutiones, Divinarium et Humanarum Lectione. Yun, isa ba yung akda? Ngunit, sino naman si San Isidro ng Suwir, balibalita din yan? Si Ginoong Isidore, siya ang nagtipo ng isang akdang encyclopedic tungkol sa sinaunang mundo. Sa Renasamiento naman, bumida sina Aristotle, Cicero, at Quintilian dahil ibinatay sa kanilang akda ang pag-aaral muli ng retorika. Oh, heto. May alam ako tungkol sa mga modernong retorika dahil may narinig ako sa kalapit na bahay kung saan ako nanatili. Moderno? Oo! Muling umusbo ang retorikad na yan dahil sa pag-aaral ng mga linguistika. At sino namang mga pasimulo niyan o tumulong upang umusbong yan muli? Ang sabi ng Donya sa kalapit na bahay namin ay sina I.A. Richards daw, si isang Britong kritiko na literatura, at Kenneth Duva, Burke, at John Crow Ramon, mga Amerikanong kritiko ata. Yan ang mga taong yun. Kritiko rin siya ng literatura. Iyan ang marinig ko. Ay naku, Alviera, kahit saan ka tumungo ay may napupulot kang chismis. Hapon yung mga senyoritas, pero hindi ba masama mag-chismis? Sino naman tong pulol na to? Ha? Huh? Sorry. Tonyo ko, kasori. Ay, Diyos mio! Tonyo! Bastos! Lumas ka dito!
Ano yung suot mo? Wala nang galang, binibini. Ngunit hindi ba dapat akong siya nagtataka sa kung anong iyong kasuotan? Dahil masyado yatang nakakasuwalat ang iyong balat. Wow ha! Alam-alaman ko sa'yo, simulan na nga natin gawin itong assignment natin. Total, sasagutan lang naman natin kung paano daw nagagamit ang retorika. Hindi ng aking salobin. Agad na natin itong bigyang kasagutan upang tayo ay makalisan na. Ano ba ang iyong pananaw ukol dito, Binibini? Well, halos sa lahat ng bagay naman nagagamit natin ang retorika, di ba? Sa paggawa ng term paper, advocacia, marketing, pati na rin sa advertismo, yung mga nakikita natin sa billboards, commercial, na gumagamit ng mga special na imahe at malilikhaing salita. Dali lamang. Ang iyong mga nasambit ay lubhang taliwas sa totoong gamit ng retorika. Kung ako ang iyong tatanungin, ang retorika ay nagsimula sa ikalimang siglo na ang pangunahing gamit nito sa naturang panahon na iyon ay pang-argumento. At ginagamit lamang ito sa diskursong pampolitika, pagkipagtalastasan, nagpaghikayat sa mga institusyon kagaya ng korte at asembleya. Ipapaalala ko lang sa iyo, Ginoo, na sa pagpasok ng teknolohiya at pag-aaral ng agham sa linguistika noong ika-20th century, marami ng mga edukador at pilosopong nag-ambag ng bagong pag-aaral dito, kung kaya't mas napalawak na ang depenasyon ng retorika. Meron na tayong tinatawag na visual rhetoric kung saan gumagamit na tayo ng imahe na ayon nga sa pag-aaral ni Kenneth Book ay may kakayahang pumukaw sa ating kalikasan. Makikita mo itong ginagamit sa likod ng mga pinikula, pahayagan, telebisyon. Teka, walang basihan. Hindi ka pa nakakanood ng pelikula? Walang basihan. Ako ang mas maaalam. Kaya sa akin ka makinig. Saan daw ako ka ba ng mundo galing? E di ikaw na matalino. Alam mo, ang gulo mong kausap. Sorry, pero LQ ba to? Sino ka ba? Alam mo, isa ka pa. Napaka-chismoso mo. May nakakaibang bangungot yun. Pero, matulong to sa pag-aaral ko. Ayun, alam ko nang gagawin ko sa retorika. Ayun. At ang ating bida'y nagtagumpay. At tunay ngang ginanahan si Ngomot sa kanyang pag-aaral. Dahil sa mga napulit niya sa kanyang makabuluhang bangungot. Siya ay nakakuha to sa signature sa UP. Charot. Sa CSB, malamang.